Magandang araw, nandito na naman tayo sa ating channel. Pag-uusapan natin, underbone versus scooter. Okay, in general term, ah, general term yung pag-uusapan natin. Pag sinabi natin scooter, ayan, halimbawa nito, ganito. Meron siyang footboard at yung transmission niya is CVT o yung tinatawag nating panggilid. Ayan. Tapos kung mapapansin nyo, wala siyang shifter dito sa baba at wala siyang preno dito sa baba. Nandito lahat sa taas. Ayan. Ito yung preno niya sa likod. At pag sinabi naman nating underbone, ito. Pag sinabi nating underbone, syempre, may kadena, yung preno dito, naapakan, at yung shifter dito rin sa gilid. Okay? Pag underbone kasi, either manual clutch or semi-automatic. Ito. Pero pag tinawag na underbone, ito talaga siya. Nakabitin yung makina. Yung chassis nandito. Ayan, yung chassis niya. Tapos yung makina nakabitin. Kung mapapansin nyo yung mga standard bikes, yung makina nasa taas. Yung chassis nasa ilalim. Ganon. Kaya tinawag na underbone ito, nakabitin. Under the bone, yung chassis. Under sa chassis. Nakabitin lang siya. Ayan. Okay, in general term, pag-uusapan natin. First, is yung price. From 110cc to 150cc lang ito pag-uusapan natin. Hindi natin sasali yung mga big bikes. Okay? Hindi nakasali yon. Ibang usapan yon. Dito, 100cc to 150cc lang muna. Okay, sa price, magkaiba talaga sila. In general term, mas mahal ang scooter. Okay? Bakit? Ikumpara nyo yung Mio Sporty 110cc. Okay? Tsaka doon sa underbone na counterpart niya na 110cc. Mas mahal ang scooter in general term. Regardless kung anong series or anong unit siya. Sa Yamaha, i-compare mo si Yamaha Sniper 150 kay Aerox 155. Okay? Ang layo ng difference. Mas mahal ang scooter. Ay mas mahal yung Aerox, mas mahal yung NMAX kaysa kay Sniper. Tapos sa Honda naman, i-compare mo si RS 150 or si GTR 150 kay PCX o kaya sa ADV. Malayong mas mahal ang mga scooter na PCX at ADV. Diba? Pansin nyo yan? Pangalawang pag-uusapan natin yung comfort. O kung ikaw ay nakasakay ng underbone, ikaw ay nakasakay ng scooter, ano yung mas komportable? Ito, 100% or let's say 99% mas komportable talaga ang scooter. Kasi nga, ito, para ka lang nakaupo, nahari. Ayan, tignan mo yung paa ko, nakarelax ka lang. And walang ginagawa yung paa mo, nakarelax lang talaga. Ang gagawin lang, pipreno ka sa likod at sa harap. Yun lang. Okay? Kasi wala nang shifter, wala nang inaapakan yung paa mo, nakarelax ka lang. Maganda ito sa traffic. Komportable. Kumpara mo sa underbone na, ayan, nakashifter, preno, kung minsan meron pang clutch, hindi siya masyadong komportable. Pero may maraming nagsasabi, sana yan lang yan. Pero para sa akin, hindi siya komportable sa traffic. Mas komportable pa rin yung scooter. So ayun, sa comfortability, panalo talaga ang scooter kumpara mo sa underbone. Mas lalo na yung mga underbone na yung mga rider 150, talagang nakayuko ka. Ay, hindi komportable sa kamay, lalo na pag long ride. Pero sa scooter, for sure, nakarelax ka lang nagdadrive. Okay, pangatlo. Yung pag-uusapan natin is yung speed. Okay? O yung mga boy top speed dyan. Pag sinabi natin speed, ayan, dito naman nakakaangat ang underbone. Okay? Kumpara mo, Sniper versus Aerox. O, diba? Mabilis si Sniper. Dito naman, o, PCX. O kaya yung Airblade.
Okay? Subukan mong makikarera sa RS150 o kaya kay GTR. For sure, talo ang scooter. Diba? Ayan. Yun naman yung advantage ng underbone. Okay, pang-apat. Eto na, magkakatalo tayo dito. Fuel efficiency. Okay. Magkaiba ang fuel efficiency ng carburetor at EFI. Okay? Yung mga bagong scooter ngayon, well, hindi na carburetor, FI na. Pati yung mga bagong underbone ngayon, FI na rin. Pero kung pagkukumparahin mo, mas matakaw ang scooter kaysa sa mga underbone. Bakit? Kasi ang mga underbone, naka-manual yan. Naka-manual gear. Pwede kang pumili ng gear na gusto mo. May primera, may segunda, may tercera, kwarta, ayan. Yung iba, maabot pa ng 5th gear at 6th gear. Doon napipili mo manually kung ano yung gear na akma doon. Okay? Sa inaakyat mo, or dinadaanan mo. While dito sa ating scooter, nakadepende sa lakas ng CVT at doon sa kung ilang gas yung ipipiga mo, ilalagay mo. So pag piga ka ng piga, nandun yung power niya. Piga ka ng piga ng gas, dito naman yung power. Kaya masyadong maaksaya. Okay? Ang scooter. Ngayon nga, matipid na ngayon kasi fuel injected na karamihan. Yun yung advantage naman ng fuel injected. Pero nung unang panahon, carburetor na scooter, nako, lumalamon yan. Lalong-lalo na yung panahon ni Sporty. Ayan. Ni Yamaha Miu Sporty. Okay, ayun. Panalo doon ang underbone sa fuel efficiency. Okay. Kasi nga, pag general term talaga ang pag-uusapan natin, mas magastos sa gasolina itong mga scooter natin. Regardless kung FI o carburetor. Ito, panglima. Dito naman nakabawi ang scooter. Yung space. Kung ilan ba yung pwede mong ikarga. Okay. Dito sa scooter, may footboard ka, may gulay board na tinatawag. Marami kang pwedeng mailagay dyan. Isang galong tubig. Yung square, pwede dyan. Kasa dyan. Tapos sa compartment niya, ayan o, kasa yung isang helmet. Okay, pwede kang maglagay ng kapote, kung ano-ano, mga gamit. Well, dito, sa underbone, ayan, kahit i-check nyo yung mga underbone nyo, pwede mo lang ilaga, isang notebook, yun lang. Okay, ORCR lang may kakarga mo sa underbone. Habang dito sa mga scooter, lalawak ng compartment, kasya ang helmet. Yun naman yung advantage ng scooter. So, ayun yung mga limang dahilan or yung limang comparison ng scooter at underbone. Ayan. Pero sa atin, kanya-kanyang trip lang yan. Kung ano yung kasya sa budget, yun yung piliin natin. Kung ano yung komportable sa'yo, yun yung piliin natin. Diba? Okay. Salamat.